Ang mga sumali dyan sa kalokohan, you know, pero kung sa panahon ko, malamang, hindi ko naman lahat sabihin lahat, pero yung iba patay na to. Ito ang nakakagulat. Bukas ang National Police sa plano ng Senado ng paghahai ng panukalang batas na magpapataw ng mas mabigat na parusa para sa mga resource person na hindi magsasabi ng katotohanan o magsisinungaling sa mga pagdinig ng Kongreso. Kung matatandaan, nauna na itong ipinanukala ni Senator Robin Padilla para patawan ng mas mahigit na parusa sa mga magsisinungaling sa pagdinig ng Kongreso. Ito'y makaraan na mag-cite in contempt ang ilang mga pulis sa gitna ng hearing ng Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs dahil sa hindi pagsasabi ng katotohanan. Sa panayam kay PNP Chief Police General Benjamin Acorda Jr., hinimok nito ang mga kasamahan sa mga organisasyon na makipagtulungan sa mga pagdinig o imbestigasyon para sa ikareresolba agad ng isang kaso. Sa ilalim ng kanyang termino na ngako si Acorda na mabilis silang tutugon sa anumang imbestigasyon kung kinakailangan at hindi nila hahayaan na muli silang mapagtawanan ng publiko dahil sa pagkakaugnay ng kanilang mga tauhan sa alinmang kontrobersya. Kasama na dito ang mas malalim na background checking sa mga papasok na pulis sa organisasyon. Para naman kay Senator Padilla, dismayado siya sa ginawang pagsisinungaling ng mga pulis matapos maimbestigahan ang mga ito sa pagdinig sa committee ni Senator Bato de la Rosa kaugnay sa toneladang shabu. Kaya naman hindi na nga nakapagpigil pa ang ilang mga netizen na maglabas ng kani-kanilang hinaing at komento ukol dito. Ayon nga kay Alice White, death penalty is the best for all police officers, AFP personnel involved on drug trades, corrupt politicians, corrupt government employees, corrupt heinous criminals, etc. This is the only way to stop their stupidity, greediness, and other stuff. At narito, panoorin pa natin ang buong video. Pero tutusin sa a lot of explaining to do, ito si Ibanez at si Gonzales. Yung dalawang kernel yan, dalawang lieutenant kernel, nakita nyo sa hearing, no? Naka-sentro around them sa dalawang personality na yun, yung mga questions surrounding this Shabu hole. Aside, of course, kay Mayo. Mayo is neutralized, pulong na. So, nasa kanilang dalawa. Kanilang dalawa at ang focus. So, kaya hindi pa lifted yung pag-contend nyo kay Banes? Ha? Kaya hindi pa nilift yung contend kay Banes? Hindi pa. Hindi pa. Pero sila sa song ko, sila sa song ko, yung mga patrol, eh, okay na, cleared na sila. Hindi naman sila totally cleared. Ongoing investigation pa rin sila. Pero as far as yung kanilang paglalay, bimod na kumite, naklaro naman nila ngayon. Established naman talaga, nagsabi sa totoo. Pati si Susong ko, binawi naman yung statement niya na sinasabi na yung mga tauhan niya. Which was really very true. Ganun talaga nangyari. So, as far as lying is concerned, satisfied na yung committee doon kay Susungko at kay at saka yung mga tao niya. So, mali sir, apat pa yung pag-detain niyo dito kasi babalik sila Catalanta. Catalanta, Cremosura. Tapos si Banyes. Si Banyes. Ah, so tatlo lang. Si Mayo, doon pa rin siya sa... Doon pa rin, sa BGMP. So, what happened doon sa sinasabi niyo na 2-3 low-ranking officer na magsasalita na sa hearing ngayon? Ha? Yan yung mga tao ni Susungko. Magsasabi talaga sila kung sino daw ang nag-bully kay Mayo. So, sinabi naman nila na hindi sila bumuli. Instead na bumuli, si Susungko talaga at yung team na IFLD. So, which was not disputed naman by Susungko at IFLD. Inabi naman talaga nila na sila bumuli. So, yun ang nagsasabi na totoo. Sir, yung Mike C na binabagay niya po kanina. Ha? Yung Mike C. Ano? Mike C. Oh. Sir, ano yung information na, di ba may lumapit na po sa inyo na tao? Yan, yung may taong lumapit sa akin na kilala yung Mike C at si Mike C daw ay gustong magsalita sa committee. Kasi gusto niya sigurong linisin yung kanyang pagka number one na siya po personality sa Pilipinas. Marami pa daw mas mabigat sa kanya. Gusto niya kay i-improve na hindi siya yung number one. Pero inamin niya na i-improve siya sa siya po business. Kung sinabihan ko na okay, I will entertain him. Masalitain ko siya sa committee. Tinawagan daw ng handler niya
At ngayon, hindi na bakunta. Tinapo na siguro ng SIMPAC. Ayaw na bakunta, ayaw na bakunta. Sir, just to clarify, sir, that adjourned na yung hindi ko kayo magtatbang yung investigation kung saan lumutang to. Yes, kung lumutang, sabi ko, open invitation sa kanya. Kasi you want to get to the bottom of it. Kung sino yung mga polis talaga na mihawak sa kanya, sino yung mga pibiya na mihawak sa kanya. Sir, ang suspicion po, si Mike Sico ay connected dito Pinamayo, Ibanez. Ano yung role niya dito, sir? Kasi ang source ng kasi patagal na siya target na PDA. So, yung handler, sir, na established na police in detail. Handler ni Mike, may see. Ang police talaga, o? Hindi pa alam kung sino yung handler na yun, saan may handler sa akin. Ang sabi ni si Colonel Ibanez? Sabi ni Colonel Ibanez, siya lang daw handler at saka si Luis. Jimenez, o. So, baka isa sa dalawa nila, isa sa kanilang dalawa ang tumawag. Kung sila lang ang totoong handler. Pero pag ganitong tao na personality, marami itong puliktado ito. Notorious ba si Mike? Ha? Notorious talaga itong si Mike na involved. Well, as far as the report of PDI is concerned, eh, talagang lumalabas na siya ngayon nasa top of the list ng mga wanted na drug personality. Sir, dati po hindi po siya na-monitor? Para hindi ko malala siya. Daming si pangalan ng Chinese diyan eh. Hindi ko naman remember. Bike si. Sir, allowed ba yun? Shabuki? Ang handgun, police? Ano ba yun, sir? Yun, ginagamit nila sa asset. Oh, may gamit lang asset. Para magkakakumplis. Parang tapos sir, hindi nila pwede galawin yung operation na yun. Pwede ipaghutas yung i-check, tuturo niya ibang sindikato. Oo, so, sir, that terminated na, sisimulan niyo na gumawa ng committee report? Yes. So, what will happen to sa mga nakalitain, sir? Paano nila i-redeem yung sarili nila para? Mag-open up sila. Magsabi sila ang totoo. Kahit na terminated na investigation, then masatisfy mo yung lalo lang yung movement no, si Senator Chinggoy, then we can live the record of order. Pwedeng sabihin na initially, pagka-draft na kayo ng Chairman's report, ano yung mga initial considerations yung ilalagay sa recommendation? Puro administrative dito, yung una-una, yung reorganization ng paper, including the policy on assignment and rotation of personnel. Dapat walang mga bagong police na ilagay dyan. Dapat yung mga exposed na sa normal police work bago sila ilagay dyan sa anti-drug during yung power of the CPLP, RT, PD, and Chief of Police to discipline their personnel. Sabi ko nga, gusto natin kagaya sa forces na pwede lang i-stacking kagaya yung tao nila na bumawa na kalukuhan. Sir, yung dun sa issue ng perjury, yung mga nag-perjure na witnesses, repeated lying, yung mga recommendation ng mga kasama nyo, like Senator Robin, sabi niya dapat sinususpend pag police officers tapos nalaman na nag-perjure, yung mga ganun, sir. Isa yan, yung kukonsider natin. Isa yan sa pag-aralan natin kung ano maganda ang policy recommendation for the ito lang. It has to be addressed. It has to be addressed yung perjury. Kasi parang niluloko lang tayo. Magsasabing ganun, tapos mabawiin. Sir, doon po sa manifestation ni Senator Cayetano urging you to reopen Digamo Probe, will you agree? No, wala tayong pagtrabaho na tayo. Yan, naging person sa ating committee. So, magpatawag talaga tayo ulit. Kaya, siguro, this time, since from cooperative witness, yung lima ba yun na nag-retract, yan na po siya yung first time witness. So, from cooperating witness to hostile witness, baka willing na yung DOJ na present sa committee hearing yung mga suspects na yun. So, kapag willing sir, i-reopen nyo yun? I-reopen natin yun at ibisigahan natin yung kailang refraction. Kahit naka-break in session, sir? Ay, tama. Mag-boy! Sir, sabi mo kanina eh, kahit naka-break in session, mag-break pa rin. Kasi nga, okay, yun naman, willing to do that. Ikaw ka nalala. Sige, papag... Na-repel ba sa atin, Jo? Yung... Magkahapon nun, na-repel na yun? Manifestation. Manifestation. Ni Alan Cayetano.
kung pag-disiga tayo, hindi na break, we will do that. Sir, balikan ko po yung kay former PNP Chief Azurin. Convinced na po kayo na off the hook siya base, sir, dun sa testimony ni General Domingo, tama ba sir? Yes. Enough na sir, to say na talaga totally cleared siya of any involvement dito sa mga nangyari. Yes, as far as my committee is concerned. Sir, since Salas in the office, will this lead to the dismissal from the service? I don't know kung paano gawin ang nakurko at ng isang TGA, no? Yung sa dalawa. I think they are still going to look for additional evidence para magkakaroon sila solid case administrative and criminal against these two officers. Sir, hindi nina-establish kung sino yung may offshore account? Wala pa kasi very good use process yan. Kailangan talaga, unofficially, may idea ako, unofficially, pero officially, it has to... Doon sa unofficial information yung ilang officer yun, sir, na may offshore account? Hindi po lang pagbigyan ng information dahil unofficial kayo. Unofficial, nahirap na makunta yung unofficial information. Sir, balikan ko lang yung sa perjury. Ano yung personality ni Ignacio na tamang punishment doon sa mga law enforcement agents na nagte-testify, tapos nagsisinungaling, and then pabalik-balik, or paiba-iba yung mga testimonies. Ano yung dapat na punishment sa kanila, considering na nag-take sila ng oath, public servant sila? Siguro, one rank higher, yung punishment nila from an ordinary citizen, considering that they are government officials and employees. Kasama yung suspension. Yeah, kung ang present ngayon na administrative liability is suspension, na kudwaran suspension, maka dismissal. Kung ganun. Masama na kayo. We will study that. Kasi sir, ang sabi ko ni Senator Robin, parang 6 to 12, no? Ang jail term for perjury,6 days? 6 days? 6 years? 6 days? 8 years? 6 to 8 sir? 6 para 8 months? 6 months? Para sa PNP? Oo, okay. Sila lang ang gumagawa ng information ngayon. Sila ang nag-develop ng information. So, they're on their own effort. Yung case build up, sir, na sinasabi nila. Mm-hmm. Which is, ayaw paniwalaan ni Domingo. Ayaw paniwalaan ni Domingo at ayaw paniwalaan ni Senator Chinoy. So, kaya, they're contempt order stays. Sir, kung bilang natin ng Chief PLP, gaano kalaking damage o effect sa organization yung nakikita ninyo dito sa nangyari sa 6.7 billion Shabu Bay, considering na hindi naman masyado pinapansin ng public kung maraming mabuting pulis, kundi yung impact nitong kaso natin. Malaki. Considering that the PNP is at the forefront, or the PNP is the face of the war on drugs. Kaya nasabihin natin na ang PDEA, ang lead agency in the war, in our campaign against drugs. Pero pag sinabi mo war on drugs, PNP kagad ang makikita ko, di ba? At sila pinakamalaking ahensya na talagang nakabuhos ang resources dyan. So ngayon, considering that the PNP is the face of the war on drugs, at ngayon nakita na PNP rin pala ang source ng drugs, napakalaki po ang damage na nangyari. O ikaw, ordinary mo si Pignan. Ako nga, swayado na ako na police ako. Ako, mas more yung ordinary mo si Pignan na they are looking up to the police as their protector. Ngayon pala ay hindi pa ng protector, kundi ito yung magdadala sa kanila sa perdisyon, sa kasamaan. So, malaking bagay talaga. So, kaya na chira-challenge ko yung police kanina to double time in the recovery effort as far as the reputation is concerned. Okay? Sir, isa na lang. Na? Sa yung Maharlika. Maharlika? May decision ka na ba? Ha? Vote for the Ratika for the approval ng Maharlika? Asam daw, ayun na. Yung reason ko noon na sumuporta is nung sinabi ng aming mga resource person noon na tinanggal na daw nung JSIS at SSS, kaya I was inclined to
support. Openly, sinasabi ko na support ako dyan dahil wala na yung design sa TCCS. Pero ngayon, meron pala isang provision doon sa ilalim na nagsasabi na pwede mag-invest. Voluntary. So, just play of boards ang nangyayari dyan. Diba? Kasi, sabihin na, kung sino yung presidente ng TCCS o TCCS, appointed yun ang presidente, di ba? Sabihin ng presidente, oh, maglagat na doon. Ano magawa ng SSS or GSS? Maglagat talaga sila ng pera doon. So, manadama yung pera ng mga hard-earned body, ng mga retirees. So, during the period of amendments, you prepare our amendment para dyan. Tanggalin tayo. Para tanggalin yung sa ilalim na provision. Para lang tayo, doon lang tayo sa sinasabi doon sa una, di ba, wala. Hindi involved yung mga GFIs, Government Financial Institution. Then pagkatapos sa ilalim, parang binabawi. So yung provision na nagbabawi, nagkukuntali, ipapatanggal natin yun. So pag hindi na-accept yung sponsor? Accept naman siguro nila yun. Marami yun. Hindi lang naman ako may plano mag-abing doon. Marami. Marami ang nakakita dyan. Marami sila doon ang nakakita. So, para makalusot yun. So, tagapin siguro na aming pinakas. Which is very reasonable. Very reasonable aming pinakas siguro yan. Sir, majority ng senators ayaw na may voluntary clause sa pension. Majority sa inyo, ayaw nyo na nandun yun sa provision na may voluntary, may option. Yes, yes. So, narinig ko lang ha. I cannot speak for any behalf of them ha. Narinig ko lang ha. Oh, yun. So, siguro hindi lang ako siguro mag-attempt na i-amend yung particular provision na yun. Pag ayaw. Ha? Kasi pag nag-divide yung house, pag ayaw pa rin sir, tapos na-retain po yung option na yun, GFI. Will you vote against it? Kasi I will cross the bridge when I get there. Mahirap niya, baka mabaya, may opinion will influence my other colleagues, no? Ganyan, magbalitaran ba, no? Ayaw mo. Basta I will just cross the bridge when I get there. Sir, ang pinipilapan ba may party line pagdating sa kung ano yung iboboto sa Marnica Investment Fund? So far, wala naman. Walang party decision doon. Pero sir, pag tinanggal yung provision na yun, will you be voting for the party? Yes, I will. Yung mga condition? Oh, yun lang ang ating concern. Sir, na-raise ko yung particular provision sa focus kahapon? Hindi ko na-raise. Kasi I am waiting for the period of voting bench. Siguro open naman sila. Aming limit kayo, period of voting bench. Hindi mo jowa, mga talaga yun. Sir, are you convinced na kikita po yung Maharlika? I'm hoping. I'm not totally convinced. I am hoping with our represent situation. I am hoping na kikita yan. Basta I'm hoping. So, hindi po niyang gagawin siguro ng Malacanang kung ikakasira ng bansa natin. Hindi man siguro, sino bang presidente? O for that matter, sinong administration ang gagawa ng mga hakbang na ikakasira na kinabukasan ng kanyang bansa? Hindi naman siguro nilang gagawin niya. Siguro may mga concerns lang itong ating pagkasamahan na para rin ba sa kabutihan yung concerns nila, di ba? So, let's work for the betterment of our country. Wala kang concerns? Ay, ka? Ang concern ko lang yung particular commission na yun. Pero wala kang concern na parang sobrang minamadali yung approval? Hindi naman, kasi yun nga, at least considering na matagal naman itong na-deliver sa floor at pagpapay ito, priority bill ito ng Malacanang, siguro, to show our cooperation with Malacanang, siguro, priority rin natin ang matalakay ito. Whether it will pass or not, basta matalakay ito, dahil priority bill ka ng Malacanang. Sir, mayroong observations yung ipatibang grupo, bakit daw kailangan yung parang madali, parang bakit kailangan na i-prioritize ng Senate kahit na ma-certified measure ng Presidente, considering na wala talagang general emergency o national emergency, hindi rin masasabi na under disaster lalo, bakit kailangan daw na bilisan yung discussion na? Para itong naiksula ng presidente, parang may nangyari na doon sa priority measures na kanyang ipinakiusap sa Kongreso.
para naman na merong magandang samahan yung both branches of government. Pakilala natin yung natinatinggan natin yung pag-usap nila. Well, you may tell me that's good, well, but good working relationship for me, better government, not a government na nagbabagaan, na nag-aawayan, hindi na kukalito. We are working for all, and we are working for one clientele, Filipino people. So hindi na kailangan mag-aaway. Usap tayo kung anong kaya kabuti natin ng kapwa ng mamayang. Sir, pakabul lang, kinusunda pa kayo ni Robin Padilla sa pag-resign as Executive Vice President sa PDP dapat. Nakaksaktamon ba yung reason ba't siya na-resign? Well, he explained to us yesterday, kami dalawa ni Senator Bongbo. Nagulat kami ni Senator Bongbo na yun pala decision niya. But then, we respect his decision. Hindi naman siya na-resign as a PDP laban member, no? Yung position lang daw niya as a HBP Vice President na kanyang ni-resign. So reason na po naman na para makapag-concentrate sa trabaho bilang Senator? Well, that's his prerogative. Hindi ako pwede mag-justify para sa kanya. Mas ganda siya ng tanongin niya. Pero I respect his decision. Hindi ka sa mag-resign? Alam mo, mag-resign ako. Si Senator Robin kasi lilipat na ng partido. Hindi? Hindi? Hindi yung nilipat. Makaiwanan kasi. Hindi yung nilipat. Kung hindi yung nilipat sa Pilipilama. May kinalaman ito sa... Saan tayo? May kinalaman ito dun sa chat-chat. I don't know. Mahirap mong speculate. Sir, how about yung ano sa house? Kasi parang... Baka yun pa. Baka yun. Sa reaction nila. Baka yun. Sa GMA yun? Sa GMA house, sino na tawagin niyo? Ay, mamiss ko tao. Sir, ano lang ako. Kahapon, sabi ni Senator Majo, may utos na raw si SE na patignan yung lahat ng committee hearings, records, yung transcript. Kasi nalidisturb na si SP dun sa mga nagmumura ng mga senador during hearings, especially yung mga nagbibigay ng mga unparliamentary remarks. Sir, ano yung hopefully revision or changes sa committee proceedings na i-implement ng starting after CDG? I'm guilty. Ilan pa kami guilty doon? Ilan sabi ko, totoo lang, sa totoo lang. I'm guilty. Bukang guilty doon. Kasi yung sabi ko, anak ng baka, diba? Tapos ganyan pa sabi tayo, diba? Guilty ako. Pagbago ako. Sir, you will also call on your colleagues to refrain? Yeah. Wala naman na kagalang-galang yung ating sinabi ko. Senator Kayo, we have to refrain from making a decision. Pero na, at the height of the investigation, at the height of the moment, no, masyadong mainit yung talakayan. Mahirap na magbibigil, no? At least ako hanggang anak ng bata lang ako, di ba? Yung iba talaga, mas iba yung mas mabigat yung pinagbibita na salita. Pero hindi mo nisama sisisi. Talagang nagkikiri ka sa emosyonal eh. Kapag nandiyan ka na sa investigasyon, so we should be reminded by ourselves. Wala ibang mag-remind sa atin, hindi tayo lamang. Ako ang guilty na sa sabi mo. So, siguro, magpapagawa. Anyway, part of the learning process. Thank you.